sitwasyon dito. Sir, may mga hostage taker sa loob. Puro armado. Pero hostage, sir. Kailangan namin ang sasakyan! Dalihan nyo! Tayo na. May limang hostages daw sa loob. Di naman mapasok ng mga polis. Eh, matatagal lang pa yan eh. Uunahin pa ba natin mag-usoso dito kaysa magtrabaho tayo? Makipanood lang tayo sandali. Pambihira ka naman, partner, oh. Mahalin mo naman ang trabaho mo. Tumataas ang unemployment ngayon dahil sa political crisis. Dapat mahal mo trabaho mo. Eto, ang dami sinabi. Halika na nga, magtrabaho na tayo. Sir, congratulations, Captain Cordero. Good work. Thank you, sir. Okay na. Bilisa mo. Walang laman ang glove compartment. Subukan mo sa ilalim ng puwan, bilis. Bingo! Halika na, halika na. Halika na, bilis. Ay! Halika na!
Nadali ako ah. Eh, wala naman palang laman to eh, oh. Tingnan mo. Ay! Oh! Walang laman? Di bali, pagtsatsagaan ko na lang tong wallet. Tapon mo yan, pulis na may-ari niyan, kapitan pa. Ha? Ano ba problema mo? Eh, wala naman tayong ninakaw sa kanya. Tsaka wala naman laman yung wallet niya eh. Ang ganda-ganda nga ng kotse niya, urban poor naman pala. Ay, naku, bahala kay, tatago mo pa yung ebidensya eh. E di soli na lang natin. Sabihin natin na pulot natin sa kalye. Huwag mo sabihin pupuntaan pa natin yan sa headquarters. Patulong tayo sa Ninong Melvin mo. Meron din namang contact yun sa mga pulis, di ba? Okay ka rin. Minsan umaandad din pala yung kokote mo. Kanina pa namin kayo nihintay ah. Sila may isosoli sa'yo. Si Andy at si Glenn. Si Captain Ted Cordero. Ay, Tol. Ikukunin nila ako sa kotse. Sige pare. Oh. Pukayo. Pukayo. O ano? Puro kayo. Ano nangyari sa inyo? Para kayo na malikmata. Pang Melvin, baka baril lang kunin nun ah. At pagbabarilin kami. Eh, ba't naman niya gagawin yan? Kayo nga magsosoli sa kanya. Baka bigyan pa kayo ng pabuya nun. Oh, pre. Ano ba nakalimutan mo? Yung wallet ko. Paano napunta sa kanya yun? Eh ano pa, didinukot naman sa akin. Alam mo, buti na lang, may pera pa ako eh. Etong isang to, para sa akin. Wala akong panggasolina mamaya eh. Pero, eto para sa bill natin, okay? Oh. Para saan to pare? Uy! Amoy-am! Ang amoy amag nito. Matagal na nakatago ito ah. Ano nga pala yung isusoli niyo sa akin? Ay, yan sana eh. Kaya lang nasa inyo na. Ah, ito? Napulot mo namin yan sa parking lot eh. Ito, napulot nyo. Alam ba niyong kaibahan ng napulot at nadukot? Yung una, pwede ko kayo bigyan ng balato. Pero yung pangalawa, pwede ko kayo ikulong. Naintindihan nyo? Huwag niyong ulitin yun, ha? Sige na. Sige, o. Alam mo, pasalamat sila at inaanak mong isa ron. Pare, pasensya ka na. Alam mo na, dahil may kasalbayan ng konti. Tsaka salamat sa'yo, binalato mo sa akin. Paano tayo makakilos niya nang binabantayin tayo ng kapitan? Bukas na lang kaya tayo bumalik pag wala na siya. Eh, kailangan ko na ng pera. Ilalabas ko na sa ospital bukas si ate. Eh, anong gagawin natin? Mahirap naman yung nasa ospital yung ate mo, tapos tayo nakakulong naman. Saka isa pa, birthday mo ngayon eh. Pinaalala mo pa. Kapitan, daig nyo pang taga-bulag ah. Kanina nasa likod namin kayo eh. Alam nyo kung bakit? Mas kabisado kong pasikot-sikot dito kesa sa inyo eh. Kaya kung ako kayo, hindi ako titira sa lugar na ito. Birthday ko kasi ngayon eh. Ah, birthday mo. Kaya pala pwede niyong gawin lahat ng gusto niyo. Ganun ba yon? Alam mo, baluktot ang dahilan mo eh. Eh, totoo, kailangan ko po ng pera. Ilalabas ko na ako kasi sa ospital yung ate ko bukas. Naaksidente ko kasi siya, matagal na siya dun. Alam mo, ne, gasgas na yung storya mo. Mag-isip ka naman ng bago, something new. Diba? Bago? Eh, nabangga ng speedboat si Miss Belinda eh. Ano pang mas bago dun? Oy. Eto ah, papuputol ko yung tatlong daliri ko. Pag totoo yung sinasabi mo. Ano? Pero pag hindi, humanda kayo. Hindi na kailangan ka, alam nyo? Ganito, kung totoo yung sinasabi namin, bayaran nyo na lang yung hospital bill ni ate, di ba? Speedboat? Call! Huwag ka mag-alala ate, makakalabas ka na rin. Sana naman makagawa na kayo ng paraan. Bagot na kasi ako dito eh. Total malakas na naman ako. Eh, hindi naman kami tumitigil eh. Para kumita eh. Uwi na kami ate, ha? Balik na lang kami bukas. Sige. Ingat kayo, ha? Marumi na to.
Dadala na lang kita pagbalik ko rito. Mukhang matagal ka na yata rito ah. Na-aksidente ako eh. Medyo matagal din yung recovery. Pwede makaupo? Na-aksidente ka pala? Oo. Hindi ka nga maniniwala sa nangyari eh. Pero meron na akong police report tungkol doon. Teka muna. Huwag mo sabihin na nabundol ka ng speedboat? Paano mo nalaman? Nasabi lang sa akin dyan sa labas. Sabi ko nga, buti hindi parang nakabundol sa'yo dahil kung hindi, siguradong... Parang believe it or not nga yung nangyari. Pero ang totoo, tatanga-tanga kasi ako. Hindi ko kasi nakita yung speedboat na nasa trailer. Kaya pag-atras ng van, ayun, nabundol ako ng speedboat. Patay. Talo. Ayan, bet na ako ah. Salamat. Nakakahiya naman ho yata sa inyo, Kapitan. Kayo pa nagbayad ng kulang namin. Hindi lang yung kulang, Ate. Binayaran niya ng buo. Eh, yun yung pustahan nila eh. Anong pustahan? Pustahan? Wala yun, wala yun. Mas mabuti pa nga yun kaysa maputulan ng daliri. Hindi ko yata maintindihan. Wala yun. Sigurado ka ba sa impormasyon mo? Magkakaroon ng salyahan mamaya. O sige, ganito gagawin ko ha. Bubuha ko ng grupo. Makita tayo mamaya. O sige, mag-ingat ka. Ayos to. Ba't nandito? Ba't nandito ang drum na to? Vincent! Vincent! Ari ko po, Bosing! Ano ginawa mo siya? Ginawa mo ako, Astrid? Ano ginagawa mo sa loob niyan? Sabi mo, linisin ko dito sa loob. Sabi ko, linisin mo yung drum, yung loob ng drum. Di ko sinabi dito sa loob ng bahay, okay? Labas mo yan! Kala ko dito sa loob eh. Basta ilabas mo yan! Ginawa mo pa ako, Astrid? Ilabas mo yan, sabi! Bosing! Bosing, di ako makalabas, Bosing! Tulungan mo ako! Bosing! Hoy, Cho! Marunong kang pumasok sa loob niyan. Ha? Matuto kang lumabas. Okay? Bilisan mo. Tulad ng pinag-usapan natin, walang labis, walang kulang. Huwag kang mag-alala. Sobra-sobra pa to. Bonus raw para sa inyo. Galing kay boss. Sir, wala hong na-aresto sa mga bata ni Atty. Imperial.
patakas ko lahat bago nagkabalatan, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Tutuloy na po ako. Sige. Pare, si Melvin to. Na-recover yung mga carnap vehicles at nahuli yung mga carnappers. Kaya lang, masyado madalas yung grupo ng mga buyers. Wala nahuli ni isa. Mabuti lang, hindi sumabit yung mission, ha? Kita mo naman, pare. Hindi pa ako nabubulyas sa'yo, basta't impormasyon ang pinag-uusapan. Oh, sige, sige. O paano, kita na lang tayo. Okay. Congratulations, Melvin. Big time ka na. Ma'am. Maupo ka. Ano itong sinasabi ng ilang reporters na may nakumpiska daw kayong evidence money at nawawala raw mga ito ngayon? Evidence money, ma'am? Ang involved rito, ma'am, ay dalawang grupo. Grupo ng mga carnappers at grupo ng sindikatong bumibili ng stolen vans. Ang nasa kote ho namin eh, grupo ng mga carnappers. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? Yung bumibili ng stolen vans, sila ang nakatakas. Baka sila ang may dala ng pera. Hindi kaya nagkabayaran na? Mahirap siguruhin. Biglang nagkaputukan, mabilis ang pangyayari. Ah, ganun ba? Ah, isang bagay pa nga pala. Konting ingat kay Imperial, ha? Alam mo namang lawyer ni Mayor yun. Ma'am, confirmed naman ho na ang mga tauhan ni Tax Imperial lang bumibili ng mga stolen vehicles. Kahit na, hindi naman natuloy ang transaksyon eh. So yung mga tao ni Imperial, hindi yung pwedeng kasuhan yun. Di tulad ng mga carnappers, sabi talaga yun. Alam ko ho yun, ma'am. Maaaring nakalusot sila ngayon pero matichempohan din namin sila. Wala yata ninong mo eh. Bumalik na lang tayo. Nandito yun. Ninong? Ninong? Sino yan, Andy? Sandali lang. Bubuksan ko pinto. Alam nyo, nagpunta ho kami rito kagabi, Ninong. Wala naman ho kayo. Oo nga eh, mukha nga hong inumaga yung lakad nyo eh. Kasi bandang alas dos, tumahan ulit kami dito, wala pa rin kayo eh. Eh, may mission kasi kami ni Ted eh. Nagkaputukan nga eh, butin lang hindi kami naargabyado, pero maraming naaresto. Matagal nyo na ho bang kilala si Captain Cordero? Matagal-tagal na rin. Hihira naman pumarito yun eh. Eh, mukha naman hong mabait siya, di ba Ninong? Eh, paano babait yun? Eh, pinatitigil nga tayo sa racket natin eh. Gusto lang kayo magbago, magpakatino, ganun yun. Kilala niya ba si Itay na nabubuhay pa siya? Alam ko ha, hindi na yata sila nag-abot eh. Mas una ko nakilala si kumpare. Sandali, teka nga muna, bakit ba si Kapitan ang pinag-uusapan natin? Abere, meron pa ba tayo mapag-uusapang mas interesante eh? Ewan ko, basta iba yun natin yung pinag-uusapan natin. O sige, huwag lang mapanis ang laway natin. Anong gusto mong pag-usapan? Eh, siya nga pala nung meron ako nakitang attache case dyan kanina. Nasaan na yun? Doon sa kapitbahay kong byuda, pinagagawa kasi yung ano eh, si Ranlock. Byuda mo, Mang Melvin? Baka naman ibang lock yung pinabubuksan sa inyo. Ikaw, Glenn, ha? Anong masama doon sa pinagagawa yung lock? Eh, baka ho kasi kalawangin na eh. Siguro nga, kailangan lang isa na, kasi magayot na. Ninyo. Siguro naman papayag yung pag sinabi kong ipakukulong ko kayo para tumino lang. Ito naman oh, kalak pa naman, kakampi na kita. Kakampi niyo ako kung magtitino kayo. Pero kung wawasakin yung buhay niyo, ngayon pa lang ikukulong ko na kayo. Bakit niyo naman kami papakulong? Pag natikman niyo yung buhay sa loob, siguradong titino kayo. Mahirap dun. Dusa yun.
Ayoko dun, no. Magpapakatinuno lang kami dito sa labas, di ba? Oo nga. Pangako, Kapitan, hindi na kami maliligaw sa mga parking lot. Totoo yan, ha? Oh, sina Ted, bigla yatang umalis. Sinabay na niya si Glenn, ikukulong na yata eh. Anong ikukulong? Ito naman, oh, biro lang. Pero ate, sa tingin mo, bakit parang concerned sa akin si Ted, di ba? Ba't mo naman nasabi yan? Eh, sabi niya, gusto niya akong patinuin, oh. Bakit nga ba? Dahil siguro hindi ka matino. Oh, yan, uminom ka na. Ikaw na uminom. Oh, sige. Sa'yo na yan. Okay? Kilala na namin yung nakita kong pumulot ng attache case nung nagkaroon ng putukan. Nasa kanya ang pera, attorney. Informer siya ni Kapitan Cordero. Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin nyo agad at bawiin nyo na yung pera. Malapit ko nang malaman kung saan siya nagtatago. Boss, hindi naman gano'ng kalaking halaga yun, di ba? Prinsipyo, Kingston. Prinsipyo. Kahit piso pang pinag-uusapan. Atin yun. Yung mga sasakyan na akong piska, wala akong pakialam doon. Hindi pa atin yun eh. Pero yung pera, kailangan mabawi yun. Kaya gawan nyo ng paraan. Kailangan talaga, attorney. Baka magtago pa yun. Pero huwag kang mag-alala. Hindi nasisikatan ng araw yung bukas. Ayusin nyo na agad yan. Baka lumala pa ang sitwasyon. Ayoko na makarating kay Mayor yan. Ito na lang ang isipin nyo. Isang pipitsuging informer lang ang nagpapaikot sa ating lahat. Iikot siya ng iikot. Hanggang mahukay niya ang sarili niyang libingan, attorney. If you have a solid case against Attorney Imperial, go ahead and file it. Huwag niyong isipin hahadlangan ko kayo dahil siya ang private counsel ko. Eh sir, mabuti na yung kinaklaro namin yung posisyon niyo tungkol dito. I also want you to be fair. Huwag naman sanang personal ang dahilan kaya niyo dinidiyan si Attorney Imperial. Don't forget, carnapping is a very serious crime. Mayor, hindi ho kami namimersonal, trabaho lang ho namin to. Ang paglutang ho ng pangalan ni Attorney Dax Imperial ay naayon lang ho sa aming investigasyon. Sana nga, Kapitan. At tungkol naman doon sa nawawalang evidence money. O ayan o. This just might blow up into a big scandal. Eh sir, hindi pa naman ho napapatunayan na talaga nakumpis ka nga yung perang yan. Mayor, isa pa ho pinalaki ho ng media yan. Sindikato ho may gawa niyan eh. Abay, pwes, ayusin nyo yan. Dahil sa dinami-dami ng batikos at reklamo dyan sa departamento nyo, pati opisina ko nadadamay. Nangako naman ho si Captain Cordero na aayusin niya yan. Well then, make that a priority assignment, Captain. And keep me posted with whatever developments there are. Mukha yatang ako pa ang gustong paimbestigahan ni Mayor, hindi si Attorney Dax Imperial. Ano sa palagay mo, Ted? Alam kaya ni Mayor ang milagrong ginagawa ni Imperial? Baka may duda siguro, pero hindi mapatunayan. Ewan ko, Ted. Mukhang duda sa atin si Mayor eh. Bakit? Eh siguro iniisip niya na si Attorney Imperial ang iniipit natin. Pero siya talaga ang target natin. Ampas sa kalabaw, lahat ay sa kabayo, ma'am. Anong mahalay natin? Baka ganun na nga. Hello? Hello? Parang Ted, si Melvin to. Melvin, nasa ka ba? Parang nandito ako sa bahay, pero malamang lumipat muna ako. Teka, teka muna. May problema ka ba? Pare, yung tungkol sa pera, may alam ko eh. Pare, kailangan malaman mo na rin to. At saka, alam mo, nasa peligro ang buhay ko eh. Relax ka lang. Saan ba tayo pwede makita? Pare, sandali lang. May tao yata. Hello, Melvin. Melvin, hello. Ninong, si Andy ho to.
itago mo. Kakailanganin natin yan. Tara. Dali. Bilis. Bilis. Anong kailangan nyo? Alam mo na ang hinahanap namin. Alam ko, pero wala sa akin. Kung gusto nyo, eh... Halugugin natin ang bahay ko. Kung may makita kayo, di... Kung sino man ang may hawak ng hinahanap namin, dali mo kami sa kanya. Isang ko naman hanapin yun. Ah, ganun? Ninong... Magsasabi ka na! Sige, dadaling ko na kayo sa bahay ni Kapitan. Kay Kapitan Cordero. Sige, tara! Ayaw ba magsalita? Attorney, matibay to. Nasaan ang pera ko, ha? Bakit hindi mo hingin, Kapitan? Tama pala si Ali. Yung mga bad guys na nakasuot ng itim. Wala kayong mapipiga sa akin. Maari nga. Maliban sa hininga mo. Jun! Hindi kasi ako mahilig sa matagalang usapan eh. Kung ayaw mo magsalita, hindi kita pipilitin. Pero tapos na ang usapan natin. Attorney, siya lang ang nakakaalam kung saan nakatago yung pera. Huwag kang mag-alala, Anton. May kakambalang Judas na to. Si Kapitan Cordero. Alam din niya kung nasaan ang pera. Okay? Attorney, nakawala yung bata. Hanapin niyo. Nasa paligid lang yan. Hindi tayo pwede magtagal dito, Bossing. Melvin? Ninong. 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 Sige na.
Ano nangyari dito? Eh, may tumawag sa amin, sir. Na may patayin daw dito sa inyo. Eh, hindi namin kayo makontak. Eh, pumasok na kami, sir. Sorry, sir. Okay lang. Sorry, attorney. Sorry. Patawarin niyo po ako. Eh, napukpuk yan, attorney. Nagkamalay lang. Kaya kami nakabalik dito. Ang problema kasi, nagkaroon ng testigo dahil sa kapabayaan mo. Ako ituturo nun eh. Hindi kayo. Na-pick up siya ng police mobile, bossing. Nasa headquarters na yon. Kaya gawan niyo ng paraan nang hindi na siya makapagsalita. O, Erning, huwag mo nang problemahin yon. Ayos na yan. Lia. Erning, basta sisiguraduhin mo lang sa akin na hindi mo na uulitin yun. Talaga, bossing. Hindi na maulit. Talaga? Oo. Siguraduhin natin. Ang katangahan, kadalasan dahilan ng aksidente. Kaya siguraduhin yung hindi na magsasalita yung bata. At huwag kayong tatanga-tanga. Okay? Ikaw? Hindi akong pumatay kay Ninong Melvin. Nakita kong nangyari at matuturo ko sa inyo kung sino sumaksak sa kanya. Di ba, tignan natin kung ano magagawa natin. Buka muna. Ramos. Situation. Prime suspect natin yan, sir. Pero may binabanggit na nakita niyang pumatay. Ang nadinig daw niya, tinawag na attorney at Dax. Attorney at Dax? Meron tayong litrato ni Dax Imperial, di ba? Tignan mo nga, baka ma-identify niya. Yes, sir. Sir, day off ni Colonel. Pero mag-report daw kayo sa bahay niya. Talagang type kayo ni Colonel, sir, sa bahay kayo pinagre-report. Ikaw talaga, umandar na naman niya utak mo. Pagbigay niyo na, may asim pa naman yun eh. Asim? Mukhang mas maasim ka. Maligo ka nga. Malabo pa lahat. Wala pang sigurado. Wala pa akong lead. Pero bakit si Andy ang pinagbibintangan pumatay kay Melvin? Hindi yung magagawa ni Angie yun, sir. Ninong niya si Mang Melvin. Huwag kayo mag-alala. Akong bahala. Mabuti pa siguro. Glenn, ihatid mo na si Belinda sa kanila. Total, wala naman kayo magagawa. Mapupuyat lang kayo rito. Sabihan mo ako, Ted, pag may bagong balita, ah. Okay. Teka, Kapitan, paano ko kayo? Pati kayo magkakaproblema. Di ba ho sa bahay niyo pinatay si Mang Melvin? Problema ko nga yun, eh. Pero mas mukhang may problema si Andy. Atin mo na, sige na. Sige ho, Kapitan. Morning, ma'am. Good morning. Coffee?
coffee, ma'am? No, thank you. Alam mo, Ted, hindi maiwasang sumabit ka sa kasong to. Dahil sa bahay mo nangyaring krimen. Kasi wala naman ako, ma'am, nung mangyari yun eh. Kahit na, kailangan pa rin ipaliwanag mo kung bakit doon pinatay ang biktima. Anong ibig niyo sabihin, ma'am? Suspek ako. Parang imposible naman yata yun. Tao ko yun eh. Well, marami kasing informer na umaabuso. O kaya marami nang nalalaman, kaya tinutumba. Pero kung wala ka namang kasalanan, malinaw na pina-frame up ka lang. Sino naman ang gagawa nun? Ma'am, alam niyo naman marami akong kaaway. Pero hindi ho yan ang importante. Ang importante, meron tayong witness na maaaring magdiin kay Dax Imperial. Eh, ang witness mo naman suspect din eh. Her testimony will just be self-serving. So, kailangan mo pa ng isang witness to collaborate your story. Pero ma'am, malakas talaga ang kutob ko na walang kinalaman yung bata sa pagkamatay ni Melvin. Mas lalo na ako, wala silang ebidensyang magtuturo na ako ang pumatay o nagpapatay sa kanya. Huwag ka rin kasi siguro, dahil nag-umpisa pa lang investigasyon. Malay mo, may malungkat ang mga investigador. Partner? 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 Glenn? Hindi ako pwede magtagal dito. Basta pakinggan mo lang ako. Huwag ka na magtatanong. Bakit ano ba yun? Huwag ka magsasalita. Wala kang alam. Hindi mo alam kung sinong pumatay kay Mang Melvin. Kapag may sinabi ka sa mga pulis, tigo kaming dalawa ng ate mo. Partner, mukhang seryoso sila. Dinukot nga nila ako sa bahay namin. Sinong sila? Kinala ko mga yan. Yan yung kabuk ni Freddy Aguilar. Kanang kamay ni Imperial. May sisenyas yan. Dapat mo daw maintindihan at sundin kung anong gusto nilang sabihin. Kilala mo na yung minimuestra nila. Ate Belinda mo daw. Gigilitan daw kayo ng liig ni ate. Kaya huwag ka magsasalita, partner. Parang awa mo na. Sa'yo nakasalalay ang buhay namin ng ate mo. Partner, pabuti mo naman ako ng edad na 80. Marami pa akong ambisyon. Kakarnap pa ako ng chiteng. Nahulog na lalaki mula sa rooftop nung building ng opisina ni Attorney Imperial. Suicide ang initial finding, sir. Pero baka may foul play, sir. Ikuha mo nga ako ng litrato ng namatay na tao. Baka matisod natin yung connection kay Dax Imperial. Ha? Sir, pero baka maliit kayo. Ngayon ipapakita kay Andy yung litrato ni Imperial. Mga plano. O sige, sige. Magkita tayo mamaya, ha? Yes, sir. Ang tao na sa litratong yan, siya ba nakita mo sumaksak kay Melvin? Hindi po. Hindi po itong lalaki nakita ko. Sigurado ka ba, Andy? Tignan mo nga uli. Pag-aralan mo. Sigurado po ako. Hindi siyang lalaki nakita kong sumaksak kay Ninong Melvin. I'm sorry, pero mapipilitan akong ilipat siya sa juvenile detention center. We'll have to file charges against her. Pero hindi po siyang pumatay, Colonel, ma'am. Hindi niya magagawa yun.
parang kamag-anak na namin si Melvin. Sa tingin ko, hindi magagawa ng partner ko yan. Pero base sa mga ebidensya, siya lumalabas na suspect. Ang problema, walang piyansa ang kaso niya. Baka magtagal siya sa juvenile detention center. Ma'am, anong ginagawa niyo rito? Ted, mabuti pa siguro huwag ka na munang pumunta sa lugar na to. Una-una, delikadong sitwasyon. Pangalawa, baka kung ano pang lumabas na balita na kasasama ng ating departamento. Eh, ano pa bang may susulat nilang masama? Lahat na yata, nabasa ko na. Colonel, ang pinakamasakit ay ang pagbintangan kang ikaw pang pumatay sa sarili mong kaibigan. Base lang naman sa nakikita nilang sinusulat nila eh. Base sa opinion nila, kayong dalawa ni Andrea ang may pinakamabigat na motibo para patahimikin si Melvin. Nagkakamali sila, Colonel. Kaya pinatay si Melvin dahil siya nagtakbo ng pera. Pero ang hirap nga, hindi naman naituro ng testigo mo si Imperial eh. Dahil malamang may tumakot sa kanya. Ay nako, tama na nga yan. Hindi mo naman mapapatunayan yan eh. Colonel, anong gusto mo? Magsakripisyo yung tao? Eh kahit naman pagbalibalik na rin mong sitwasyon, si Andy pa rin ang number one suspect. Pero marami pang anggulong hindi nahuhukay, Colonel. Mabuti nang nandito ako, ate. Mas ligtas ako dito. Yun ang akala mo. Alam mo bang walang ligtas na lugar para sa'yo? Alam na sindikatong nandito. Pero paano yun? Wala na pala siya mapupuntahan. Kaya ang dapat niyang gawin ay turo si Dax Imperial. Dahil kung hindi, ikaw ang ipitin nila. Sigurado yun. May sarili akong dahilan. Hindi ko pa siya maituturo. Gawin mo na yan bago mahuli ang lahat. Makinig ka sa amin ni Ted. Matagal ko pinag-isipan ang tungkol sa pagpatay kay Ninong Melvin. Minsan may nakita ako Atashiki sa apartment niya. Siguro yun ang hinahanap ng mga taong pumatay sa kanya. May naalala ko. Nung huli kami magkausap ni Melvin sa telepono, meron siyang nabanggit sa akin na meron siyang alam tungkol sa perang nawawala. Siya nga pala. Kilala mo ba ito? Ito yung lalaking tinakasan ko bago patayin si Ninong. Maganda. At least naman may lead na ako ngayon sa kaso. Pero ano na ba talaga ang tayo ni Andy ngayon? Gusto mo malaman na totoo? Bata, malabo. Ayaw paniwalaan ng mga investigador yung istorya mo. Yun ang problema. Hindi ako ang pumatay kay Ninong. Alam ko. Ang problema, yung murder weapon, may fingerprints mo. Dahil nga hinugot ko yun mula sa dibdib niya eh. Problema nga eh. Pinagdududahan ako ng mga kasamahan ko. Na ako nag-utos kay Andy na patayin si Melvin. Pambihira. Bakit? Para masolo mo yung pera ng sindikato? Yun ang gusto nilang palabasin. Pero tungkol dun sa nawawalang perang yun, wala akong alam. Pero paano na si Andy? Magtatagal ba siya dun sa detention center? Alam mo, ako gagawin ko lahat na magagawa ko. Pero kailangan tulungan niya ang kanya sarili. Ba't ayaw niya pa kasing sabihin kung sino talaga nakita niyang pumatay kay Melvin? Pakiramdam ko, ako na lang ang aasahan ni Andy sa problemang ito. Huwag ka mag-alala, nandito ako. Tutulungan kita mailabas si Andy sa kaso niya. Hindi mo maaalis sa akin na mag-isip ng ganito. Maaga kaming naulila ni Andy.
Para bang kaming dalawa lang laban sa mundo? Hindi na ngayon. Tatlo na tayo laban sa mundo. Pwede ba? Marami na kasing hinanakit sa akin yun eh. Akala niya pinabayaan ko na siya. Pero nauubos lang talaga ang oras ko sa trabaho para kumita ng ikabubuhay namin. Pahinto-hinto siya sa pag-aaral. Kaya siya siguro napasok sa ganitong problema. Di bale. Tutulong akong malabas siya sa problemang ito. Well, well, well. If it isn't a surprise. Anong kabayanihan ang ginawa ko at dinalaw mo ako? Kabayanihan? Ang alam ko, wala yan sa bokabularyo mo eh. Katarantaduhan. Pwede pa. Nagpunta ako rito para maghatid ng masamang balita, attorney. Malapit mo nang pagbayaran ng pagpatay mo kay Melvin. Kalokohan! Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo! Attorney, hindi ako papayag na ako'y na isang inosenteng bata ang kasalanan mo. Tanda mo yan. Ano yan, Kapitan? Sumunod ka sa akin. Siguraduhin mo lang ang sinabi mo. At ituloy mo ang kaso laban kay Atty. Imperial. Yan ay kung may witness at ebidensya ka. Kung wala naman, gusto kong tigilan mo ang pagharas sa abogado ko. Mayor, hindi ko hinaharas ang abogado niyo. Talagang hindi lang masikmura ng bituka ko. Ang malagay sa kulungan dahil sa kasong yan, ang isang batang walang kalaban-laban. Gusto ko lang malaman mo. Napapanigan ko lang kung sinong nasa tama. Sana, Mayor, pangatawanan niyo sinabi niyo. Dahil panahon ho ngayon ng mga balimbing. Marami na bubulunan sa pagbawi ng kanilang mga sinabi. Papaalam na ho ko. Kailangan mawala na ang testigong yan. Kapag nawala ang takot niya, ituturo niya rin ako. Ipamaster mo na sa loob. Bossing, itakas na lang natin. Tapos, tudasin natin sa labas. Lalabas pang guilty, kaya tumakas. Di ba, Kingston? Tama yun. Para sa akin, hindi problema ang batang yun. Kundi itong kapitan na to. Unahin nyo na kaya yung gunggong na yan. Pero siya na lang ang may alam tungkol sa nawawalang pera. Kalimutan nyo na yung pera. Di bali na mawala yun. Mawala lang ang korderong yan. Hindi ko talaga sila nakilala eh. Pero nakuha ko yung plate number ng sasakyan nila. Paimbestigahan ko. Pero malamang mga tao ni Imperial yun. Kukunin ko lang yung kotse ko sa talyer, pwede ba? Okay lang, okay. Relax ka lang, malapit na tayo. Bakit? Come on!
kailangan pulido ang trabaho. Tutulungan niyo makatakas si Andy. Pagdating sa labas, patakbuhin niyo na. Tapos pwede niyo nang putukan. Trying to escape, di ba? O kaya pwede naman kami bumanat. Teka nga, kailan niyo man binabalak gawin ito? Bukas ng gabi. Huwag na natin patagalin to. Ayaw ni boss ng bulilyaso. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Andy mami ang gabi. Kung mahala ron. O sige. Pero hindi niya dapat malaman na kami nagplano nito. Siyempre. Yan ang gusto ko sa'yo. Sabihin mo sa kanya na meron kayong impormasyon na may nagpaplano ng masama sa kanya sa loob ng preso. Huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin makatakas. May kontak kami para makalabas ka. Sino? Si Kapitan ba? Sino Kapitan? Si Captain Cordero. Ah, oo. Si Kapitan Cordero nga. Oo. Sabi ko na nga ba't di niya ako babayaan eh. Ayaw ka sana namin mabahala bago kami umalis, pero dapat malaman mo to eh. Kahapon ng umaga, inambos kami ni Ted malapit sa bahay niya. Nagpunta ang ate mo sa bahay ko dahil meron daw umaaligid ng mga tao sa bahay niyo. Siguradong konektado pa rin yan sa kaso. Sigurado yun. Pero huwag ka mag-alala. Ako nang bahala sa ate mo. Okay lang. Eh di ba hindi na rin naman ako magtatagal dito? Handa na ako. Handa ka na? Yung pagtakas ko, mamayang gabi. Pagtakas? Oo, yung plano natin. Plano natin? Anong oras na sinabi ko? Alas 11, di ba? Magaling. Naninigurado lang ako kung alam mo. Alis na kami ng ate mo. Tayo na. O, sige. Hindi ba delikado ang plano mo? Kung totoong ligtas ang kapatid ko, bakit kailangan tulungan mo pa siyang tumakas? Wala akong alam sa planong ito. Mabuti na nga nabanggit ito ni Andy. Ibig mong sabihin, may nagbabalak ng masama sa kapatid ko? Si Dax Imperial. Sino pa ba? Maraming tauhan yun. Pero kung gusto niyang eskapo, eskapo ang bubulaga sa kanya. Sundo mo. Mukhang malaya ta si Ted, ah. Sino Ted? Si Captain Cordero. Baka nasa loob ng van. Sige na, lakad na. O may makalata pa sa atin. Sige na. Sige na. Takbo na. Tinunahan mo kami, ah. Kami susundo niyan. Kayo ba sundo ng bata? Pasensya na kayo, ah. Tagal niyo kasi. Hindi bale, babawi naman namin niya sa'yo, eh.
No problem. Thank you, ah. Wala akong magagawa. May baril kayo, eh. Sige. Ha? Pakasabihin mo naman, hindi parehas ang laban. Ibababa ko baril ko. Apat kontra isa. Apat. Pwede. Parehas, ano? Pero teka muna. Hindi kaya kayo agrabyado? Ah, isang kondisyon na. Wala nang takbuhan na. Mabilis ako mapagod eh. Kayo ba sundo ng bata? Pasensya na kayo, ha? Tagal nyo kasi. Hindi bale, babawi naman namin niya sa'yo, eh. No problem. Thank you, ha? Wala akong magagawa. May baril kayo, eh. Sige. Ha? Pakasabihin mo naman, hindi parehas ang laban. Ibababa ko baril ko. Apat kontra isa. Apat. Pwede. Parehas, ano? Pero teka muna. Hindi kaya kayo agrabyado? Ah, isang kondisyon, ha? Wala nang takbuhan, ha? Mabilis ako mapagod, eh. Baka lang pala, eh. Ano? Huh? Wala, wala. Sige, tulog ka na lang. Pero may isang salita nga kayo, ha? Hindi nga kayo tumakbo. Okay kayo? Takot, tao yan. Bushing oh, naman. Doon na bahala sa kotse. Sakay na. Oo. Oh. Ingat, Bushing! Nawawala pa rin ang milyones. Tapos ngayon, yung kaisa-isang testigo nakakita sa pagpatay ko kay Melvin, naitakas nyo nga, naagaw naman sa inyo. Abay, gusto niyo ba talaga ako malita ng injection? Nakialam si Kapitan Cordero, Atorne. Akalain pa naman namin, mabuhay pa siya. Eh, paano hindi mabubuhay yon? Eh, mga palpa kayong lahat! Na-corner niyo na! Nalusutan pa rin kayo! At huwag niyong masabi-sabi sa akin, may sa demonyong tarantadong yun, ha? Hindi naman sa ganun, bossing. Pero, parang ganun na nga, eh. Abay, ikaw palang demonyo ng kabubuhan, eh. Basta ang mahalaga, kailangan mawala na ang batang yon. Bago pa yon magsalita at ituro na ako ng tuluyan. At para nyo ng awa, sawang-sawa na ako sa mga kapalpakan nyo. Tapusin nyo na ang trabaho nyo. Pwede. Sabi! Sabi! Saan naman kaya pupunta yung mga yon? Andy, gising na. Andito na tayo. Uy.
Bakit nga pala dito tayo nagpunta? Dito, alam mo, hindi tayo maiisahan ng grupong yun. Sigurado. Ang isa pa, nakasanayan ko na puntahan si Papa pag may problema. Sana meron din akong tatay na pwedeng takbuhan. Eh kung nanay nga, wala eh. Si ate lang talaga. Talagang kailangan mo sila, lalo na sa ganitong pagkakataon. Yung binangga natin, Andy. Pader yun. Yun ang nagtangkap pumatay sa'yo. Baka na ni Dax Imperial yun. Kaya kung ako ikaw, magsasalita na ako. Ilalagay ko sa peligro si ate. Eh sa headquarters pa lang, tinatakot na nila ako eh. Kapag tinurok daw si Imperial, may mangyayari kay ate. Kasi desperado na yun eh. Pero sino mas paniniwalaan nila? Ako o siya? Malalaman din natin kung bakit pinatay si Melvin. Wala ka ba talagang alam? May nasabi sa akin si Ninong Melvin bago siya namatay. Pero hindi ko maalala ngayon. Ang tahimik dito. Salamat ha. Kung di dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito. Magpasalamat ka kapag natapos na ang problema natin. Basta, napatunayan ko na talagang hindi mo ako pababayaan. Akala mo lang yun. Totoo yun ha. Nainis nga ako kay Glenn eh. Kasi parati niya ako tinatanong kung bakit bilib na bilib ako sa'yo. Pareho kami ni Ted. Maagang nabiyudo. Kaya lang ako naiwanan ng anak. Si Ted wala. Bakit? Ano po ba nangyari? Minsan, may pinapuli si Ted. Pinasok ng armado ang bahay niya. Naandun ang anak niya at asawa. Pero wala siya? Ganun ho ba? Oo. Nahuli siya ng dating. Hindi niya na nailigtas. Halika, iyahan tayo. Sit down. Dinibdib ho siguro talaga ni Ted yung nangyari. Sinisi niya ang kanyang sarili. Magmula nun, natakot na siya mag-asawang muli. Kahit bata pa siyang nabiyudo. Eh, baka naman yung magbagong isip niya. Sana nga. Minsan na akong nawala ng apo. Talaga namimiss ko na. Magkaroon uli ng isa. Good morning, Ted. Good morning. Alam mo, dito rin kami nag-usap ng papa mo kagabi. Siguradong pamilya ko na naman ang kinuwento niya sa'yo. Oo nga. Sabi ko na nga ba eh. Eh, malungkot din naman kasi talaga eh. Kaya nga daw ayaw mo magkapamilya ulit. Kasama talaga sa trabaho ko yung pamilya ko malagay sa peligro. Ibig mong sabihin, mas madaling proteksyonan yung mga hindi mo kaano-ano? Pareho ko? Ganun talaga siguro. Kung kailan, sangkot ng pamilya mo, saka ka pa pumapalpak. Hindi ka ba nagsasawa ng maging polis? Hindi ba nakakapagod din ang magproteksyon ng ibang tao? Hindi. Tungkulin namin yon bilang mga polis. Kahit habang buhay mo pagawin yan? Oo naman. Pati sa akin? Lalo na sa'yo. Wow naman, nakakataba naman ang puso yan. Ted! Pa! May dumarating! May mga bisita kayo, hindi ko kilala. Si ate! Ate! Damit, ayan, pinagdala kita. Teka nga muna, bakit parang ang saya-saya mo, hindi pa naman tapos ang problema? Eh, siyempre ate, masaya ako, no? Eh, nagkasama-sama pa tayo ulit. Alam mo, kagabi, akala ko katapusan ko na. Buti na lang, niligtas ako ni Ted. Pero alam mo, hindi lahat ng oras nandyan si Ted para sa atin. Para iligtas ka,
Bago kayo dumating, kausap ko si Ted. Sabi niya, kahit habang buhay, poproteksyonan niya ako. Kilig na kilig ka naman. Pero tama na yung biruan. Maswerte tayo at nandyan si Ted. Pero, kailangan nating mag-ingat. Hello. Attorney, si Anton to. O Anton, anong balita riyan? May naipon ng 13 luxury van dito. Pwede ko na sigurong bayaran to. Okay, bayaran mo na yung mga yan. Tapos dali mo sa Cebu. Sa Malaysia, destination ng mga yan. ASAP, Attorney. ASAP. At pagkatapos yan, asikasuhin nyo yung dating problema. Nawawala pa rin si Cordero at yung testigo. Hinahanap pa rin namin, Attorney. Pati nawawalang pera, hindi namin nakakalimutan. Siguro naman, mababawi pa rin natin ang mga yan. Sige na. Hindi mo alam, pinoproteksyon ng kapala ni Andy nang hindi niya ituro sa Tax Imperial. Pinagbantaan pala ang buhay mo. Pero, bakit hindi niya sinabi sa akin? Siya tuloy ang nalagay sa peligro. Ano na bang sitwasyon ngayon, Ted? Kailangan ko pa rin sa pang-witness na susuporta sa testimonya ni Andy. Pero kung meron taong ganun, sigurado ko, tauhan ni Daksyon. Tatagal pa tayo dito? Hanggang makabuo akong plano, sandali lang yan. Alam ko, kahit anong planong maisip mo, nakataya naman ang buhay mo. Hanggat hindi nabubuwag ang sindikato ni Dax, kailangan itaya akong buhay ko. Dahil nanganganib ang kapatid mo. Lalo na ikaw. Dahil pati kami pinoproblema mo. Nag-umpisa na ako maging anghel de la guardia niyo. Full-time na trabaho yun. Dahil mahalaga kayo sa akin. Mas lalo na ikaw. Hinahanap ko yung pera ko na wala. Baka naapakan niyo. Mukhang pamurningan na naman to, ha? Bakit hindi ka mag-asawang muli? This is my You're not getting younger anymore, yo. Papa, hindi naman yan ang pinunta ko rito, eh. Nandiyan na naman tayo. No matter how hopeless,
No matter how far... Maganda yung babaeng dumating kanina, nakasama ni Vincent. Mulang-mula yun, Mr. Sammy. Kaya lang, kapatid ni Andy yun. Sino pa sa kanilang dalawang pinupuntirin mo? O pa naman, oh. Kung magsalita ka, parang dirty old man. Bata ka pa! Joke only, iho. Ito kasing bata mo, eh. Kung ano-anong sinisyete sa akin. Bossing, hindi ko naman sinabi sa yung tuhugin mo yung dalawang magkapatid. Hoy. Baka hindi kita matansya. Baka hindi kita umabot ng Maynila. Tama na yan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang problema nyo. Hindi ba yan ang ipinunta nyo rito? Shoot to kill order na pala kayo. At naniniwala ang mga pulis na ikaw ang nagtakas kay Andy. At kayo ang pumatay kay Melvin. Bossing, kayo daw ang may motibo. Lagot ka. Dahil sa nawawalang pera na naman? Nawawalang pera? Hindi kaya yan ang maging susi ng problema mo? Paano yun, Papa? Hindi pa sabi mo, malakas ang kalaban. Pahinain mo. Paggawain mo. Divide and conquer. Intrigahin mo sa pamamagitan ng nawawalang pera. Divide and conquer, iho. Good morning. Maganda na kayo ng ate mo. May plano na ako, babalik na tayo ng Maynila. Ate mo, nasaan? Hindi ako yaya ni ate, kaya huwag mo siya hanapin sa akin. Mukhang hindi yata magandang umaga natin ngayon, ha? Teka muna. Buti pa siguro makalayo-layo na ako at baka madamay pa ako. Anghel na, Asul. Ano ka mo? Angela Azul? Ano yun? Ngayon ko lang naalala. Yun ang sinabi sa akin ni Ninong Melvin bago siya namatay. O sige, doon lang natin pag-usapin sa biyahe. Bilisan nyo. Babalik na daw tayo ng Maynila, ate. Matapos na sana ang problema nito. Pagtapos nun, may kasunod naman agad. Ano? Eh, gano'n naman natin ang buhay, ate. Pagkatapos na isang problema, sinusundan ka agad. Malalim yata yun, ah. Ano bang nakain mo? Pero ang mas masakit, kung sino pang taong malapit sa'yo, siya pang aagaw ng kaligayahan mo. Noon, pinabayaan mo ko. Tapos ngayon, agawin mo pa yung lalaking mahal ko. Ano bang sinasabi mo? Nakita ko kayo ni Ted kagabi. Si Ted? Mahal mo? Hindi ba obvious naman? At ang feeling ko, mahal din niya ako. Kaya lang sabi ko nga, mukhang magugulo yan ang dahil sa'yo. Hindi kita masisisi. Mabait si Ted. Madaling nahulog ang loob mo sa kanya. Nangyari din sa akin yun. Eh di namin mo rin. Pero tandaan mo ito, Andy. Mas importante ka pa rin kahit kanino. Kung kinakailangang layuan ko siya, para patunayan sa'yo na mas matimbang ka. Sige, gagawin ko. Eh, ba't nasugod ka naman dito? Bigyan niyo pa ako ng dalawa o tatlong araw, may didiin ko na si Torneo Imperial. At pag walang nangyari, susuko na kay ni Andy? Oh, call ako, Colonel. Huwag na natin patagalin to, Ted. Katakot-takot ng bati ko sa atin ng media eh. Pati ako, napagbibintang ang pinoproteksyonan kita eh. Di bali, ma'am, mabubura lahat yan. Huwag lang sumablay ang aking plano. At isa pa, ma'am. Ano na naman? Ma'am, pwede bang dito ko muna iwan si Belinda at si Andy? Alam ko po kasi dito sila ligtas. Bakit? Kasi, nasaan ba sila? Andyan sila, ma'am, sa garahe niyo. Tingnan mo to. Nandiyan na pala sa bakuran ko eh. Nagpapaalam ka pa. Ma'am, sundin ko muna. Pag nagkataon, makakasuhan pa ako ng harboring criminals niyan eh. E
Ito yung sinasabi sa akin ni Ninong. Halos hindi ko na nga siya maintindihan eh. Baka naman papamanan niya sa'yo yan. Huling habilin ba? Halika, may papagawa ko sa'yo. Glenn, doon ka kaya Stas. Pumasok ka sa kwarto ni Parang Melvin. Kapitan, samahan niyo kaya ako. Baka multuin ako nun sa taas eh. Ako ba? Laki-laki mo na eh. Ay! Bakit? Yung anghel. Ano nangyari? Naging berde ba? Eh, binuksan ko lang naman nun ang susing iniwan sa akin ni Ninong. Ha? Di ako nga. Buo na ang plano ko. Itong gagamitin natin para mapabagsak natin si Dax Imperial. Gagastusin natin to? Isusoli natin? Bakit? Atin ba to? Di naman ah. Alam mo Glenn, tingin ko tama si Ted eh. Teka, pwede naman natin itago yan ah. Umira lang naman yung utak bukas kotse mo eh. Kahit na konti lang. Alam mo Ted, tingin ko may katwidan si Glenn eh. Alam mo kasi sa mga natututunan namin sa'yo, hindi ka mayayaman yan eh. Tignan niyo ako. Nakakapaglakad ako sa kalsada ng taas noo. Hindi katulad niyo, tago ng tago. Di ba? Pati pa, Bushig. Atty. Opo ah. Nakakuha na ni na Kingston ang pera. Kaya pala narito ang attache case. Kailangan na selebrasyon, Atty. Happy days are here again. Tama ka. Pero para sa amin lang. Bakit naman naitsa pera ako? Hindi man ako kasama sa pagbawi ng pera. Tinrabaho ko rin naman yan ah. Tsaka ako nakatuntun kay Melvin. Believe din naman ako sa script mo. Ang masakit lang ay pinatay ko si Melvin kahit hindi siya ang tumangay ng pera. Nalilito ako sa naging deklarasyon mo, Atty. Nalilito ka ngayon. Pero ako matagal mo nanlilito at niloko. All this time, you have been playing it cool. Na para bang wala kang ginagawang milagro sa akin. Anong milagro ang sinasabi niyo? Sa isang pitik ng daliri, bigla ka naging milyonaryo. Hindi ba milagro yun? Maring hindi nga. Dahil kinuha mo lang naman yung milyones ko eh. Si Melvin ang kumuha ng pera mo, at hindi ako. Ipaliwanag mo ngayon kung bakit sa bahay mo nakuha ni na Kingston ang attache case na yan. Dahil sa katarantaduhan mo, nakapatay ako ng isang inosenteng tao. At hinding-hindi kita mapapatawa dahil doon. Para lang mahugasan ang kasalanan ko, kailangang parusahan ko ang taong tunay na may sala. At ikaw yun. Kingston! Alam niyo na kung anong gagawin sa hudas na yan. Matagal-tagal na rin walang nahuhulog sa building na to. Mauna na kami. Tapusin mo na to.
Hayop ka, Tino! Kung ano mang pinaplano mo, siguraduhin mo lang. Dahil pag binuhay mo ako, titiyakin ko sa'yo. Mauuna ka sa'kin sa impyerno, hayop ka! O sige, mauna na kayo kina attorney. Magkita-kita na lang tayo doon. Ako nang bahala dito. Kaming witness sa pwedeng ituro si Imperial. Sino siya? Under custody na ba? Parang gano'n na nga mayor eh. Kaya lang nasa ospital siya ngayon. Dahil na comatose siya. Close in security siya ni Attorney Dax Imperial. Eh, paano yan kung di na makarecover? Well, let's just hope for the best, sir. Nagugulan ako sa meeting na ito. May shoot to kill order na nga sa'yo eh. At kasama pa yung batang tinulungan mong tumakas. Yes, sir. Andrea is now under my custody. Nasaan siya? Nasa bayo, sir. Sa bahay? Eh, for security purposes, sir. That's already a criminal act. You're harboring a criminal. Sana maintindihan niyo, Mayor. Ginagawa lang namin to para sa inyo. Para patunayang wala kayong alam at hindi kayo kasangkot sa mga ginagawa ni Imperial. Sana nga kung ganon. But I want immediate results. Ngayon, kung walang mangyari sa plano mo, pasensyahan tayo, Captain Cordero. I will have you arrested immediately. Susuko po ako, Mayor, kapag hindi siya tumistigo. Paano, Mayor? Magpapaalam na ho kami. Sige. Mayor. Hello, Dax. Gumawa ka ng paraan upang malusutan mo ang kaso na to, ha? Yung bodyguard mo, pag nabuhay, tsak na isasabit ka na niyan. Asya nga pala, yung nawawalang witness na teenager, alam ko na kung nasaan. Nasa poder ni Colonel Moreno. O, sige. Colonel, may inaasahan ka bang bisita? Wala naman. Mukhang may problema tayo. Thank you.
Mag-away tayo. Oo, ma'am. Buti pa nga. Dito ako. Narito. Alam kong iisipin ni Dax na wala ka na. Salamat. Hindi mo pala talaga ako pababayaan. Hindi ko kayo pwede pabayaan dahil parang pamilya ko na kayo. Isa pa, ayoko na maulit yung nangyari sa pamilya ko. O paano? Alis na ako. Sige. Huwag kang lalabas, ha? Glenn. O nang bahala sa kanila, tatapusin ko ng problema namin, ha? Sige, Kapitan, ingat kayo. Ate, ba't di ka man lang nagpaalam kitid? Bakit? Kailangan pa ba? Ate. At sana rin hindi na ako masumbata ng mga agaw ng mahal ng sarili kong kapatid. Magpahinga ka na. Bukas. Tuloy pa rin ang buhay natin, kahit wala na si Ted. Pero ate, tapos na ang pag-uusap natin, Auntie. Ano? Wala na siguro kayo masasabi sa akin ngayon. I accepted the invitation although I feel very insulted about it. Nasaan nga pala yung police lineup? Kinancel na nila, no? Dahil wala silang testigong pwedeng magdiin sa akin. Malinis naman kasi konsensya ko eh. Wala akong tinatago. Attorney, I have already given them 15 minutes to come up with their witnesses. Ayaw mo. Pagbigyan pa natin sila. Okay. 15 minutes. Huwag kayo magalala, Mayor. Parating na yung testigo namin. Si Anton Ignacio ba ang tinutukoy mo, Kapitan? Palagpasan ng purgatorio yun, Mayor. Ma'am, sir. Ted? I'm sorry. Kamamatay lang daw ni Anton sa ospital na pinagdala mo sa kanya. Baka nakapagbigay pa ng anti-mortem statement. Hindi na raw ho, Mayor. Colonel,
We cannot hold Attorney Imperial here any longer. Wala na tayong dahilan para i-detain pa siya dito. Baka naman, nalilito ka lang, Attorney. Hindi naman si Anton ang sinasabi kong witness. Dalawang testigo namin laban sa'yo. Eh kung sa impyerno pa manggagaling ang mga testigo niyo, hindi ako pwede magtagal. At hindi niyo ako pwede paghintayin. Remember, I'm a lawyer. I know my rights. At sobra-sobra ng insulto ang tiniis ko sa inyo, Kapitan. Lubos-lubosin na kaya natin ang pagkalito mo, Attorney. Hidalgo, ilabas mo na sila. Sige, Don. Titingin-tingin ka pa eh. Ano na naman pakuluto, Ted? Baka sumabi tayo dyan. Sino na naman ang mga hinayupak na yan? Ma'am, ipakikilala ko sa inyo mga tauhan ni Dax Imperial. Yung nasa kaliwa, si Kingston Roque. Nakita niya nung saksakin mo si Melvin Ibarra. Yung isa naman, si Dino Anson. Nandun siya nung itulak mo isa sa mga tauhan mo sa ibabaw ng building, Attorney. 2 cases of murder. Abogado ka. Kaya alam mo yun. You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can... will be... et cetera, et cetera, et cetera. Alam mo yan dahil abogado ka. Oh, inom ka pa? Yes, sir. Siguro nga eh, naubos na yung swerte ni Dax. Karma na yung dumating sa kanya. Karma! Biruin mo yung dalawang inutusan niyang pumatay doon sa dalawang witness, si Anton at si Andy. Akalain mo yun din ang tumira sa kanya. Dahil yun din ang tumistigo laban sa kanya. Tama yun. At nangyari naman yun dahil sa manipulasyon ni Ted. Nahuli niya si Kingston nang lusubin nila itong bahay. Nagbiyoso ka pala. Pinatawagan niya kasi si Dax kay Kingston para i-report na patay na si Andy. Si Dino naman sumugod sa ospital para yariin si Anton. Ang hindi niya alam, patay na yung tao. Kaya yun, pinagbabaril niya yung unan. Arestado siya for killing a pilo. Yan ang tandaan niyo, pag karma ang dumating. Kaya malakas ang loob ni Dax pumunta sa headquarters. Yun, hindi na siya nakalabas. Sana pinalabas mo na. Para sa ganun, alam mo na, pagpasok, may naghahanap po sa inyo sa labas. Andy, alam mo ng ate mong pupunta ka dito? Oo naman. Siya pa nga nagpapunta sa akin dito eh. Talaga? Sabi niya, magkita raw kayo bukas. Di ba galit sa akin yun? Hindi no. Sinabi ko pa nga sa kanya yung sinabi mo na parang pamilya mo na kami. Oh, ano sabi niya? Eh di na touch. O, sige. Sabi mo sa kanya magkikita kami bukas. Promise? Promise. Thank you, ah. Pwedeng payakap. Basta pangako mo, ha? No strings attached. Oo naman, no. Ito naman. Ay, naku.
Gusto mo raw ako makausap. Eh, ganyan din ang sinabi niya sa akin eh. Gusto mo daw akong makausap? Alam mo, may panibagong kaso na naman yung kapatid mo. Illegal possession of bow and arrow. Gusto maging kupido. O ano, okay na ba? Oo, naiset up ko na sila. Pero masama loob mo. Ba't naman sasama? Parang hindi ko pa alam. Type mo rin si Kapitan eh. Noon, hindi na ngayon. Buti naman nakapag-isip-isip ka na. Naisip ko, mabuti nang si Ate. Kasi kung iba, mananalangin pa ako na sana mabiyuda siya uli agad. Pero Glenn, bakit si Ate? Dahil yun ang dapat. Eh, ikaw ang bata-bata mo pa eh. Tatanda rin naman ako ah. Habang tumatanda ka, tumatanda na rin si Kapitan. Oo nga no. Tama ka rin ah. Eh, paano naman kasi, wala namang nanliligaw sa akin na kaedad ko, no? Gusto mo ligawan kita? Hmm? Ikaw? Eh, ang babaw ng kaligayahan mo eh. Makapagbukas kotse ka lang, okay ka na. Hello. O sige, papunta na ako. Ano yun? Sorry, may alarma. Grocery na hold up. Mga isang oras lang to. Buti pa maglibot-libot ko muna, okay? Ha? Okay, pero ingat ka ha. Okay. Ted! Pabantayan mo yung kotse mo, ha? Baka mabukas kotse ka ulit. Sige! Teka muna, bakit parang replay?